Ang mas maraming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Walang karanasan sa politika ng bansa. Walang partido, ilong pisong pondo o makinaryang hahakot ng mga boto. Isang activist environmentalist na magdadala raw ng makabagong pamumuno sa gobyerno. Si Nicanor Perlas, isa sa dalawang alternatibong kandidatong nagbabalak sumabak sa pagkapangulo sa 2010 elections. Sino siya? Pag may agreement na sinisira, then for him, well then I better move to something. Anong klase siyang leader? People tend to not take him seriously, yung mga ideas niya. Paano niya gagawin ang pagbabago sa politika na ipinapangako niya? If people want to support me, sinasabi ko sa kanila, wala akong utang na loob sa iyo. Ang sinusuporta mo yung vision ng bagong Pilipinas. Noong isang linggo, ating kinilatis ang nangunguna ngayon sa mga presidential survey, si Senator Noynoy Aquino. Sa ikalimang handog ng serye ng pro-profiles sa mga pagpipilian sa 2010, kilalanin ang kandidatong nangangako ng pagbabago na di galing sa trapo. Salat sa popularidad at karanasan sa politika, timbangin ang track record ni Nicanor Perlas at alamin kung panahon ang magluklok ng isang alternatibong kandidato sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Ang ating political system ngayon ay nakabase sa mga surveys. Wala ang pangalan mo doon. I don't place specific value doon sa surveys. Yung criticism mo na parang lumilipad ka sa langit, na you don't have your feet on the ground. Hindi totoo yun. Reaction ng pamilya mo, ng iyong mga kaibigan nung sinabi mong tatakbo ka bilang presidente? It was overwhelmingly supportive and positive. Ang daming nagbigay ng support to actually do it. Kasi a lot of them are saying, matagal na kami hindi nagboboto. Ngayon, because you're announcing, we have a choice. Wala ba yung nagsabi, are you crazy? May dalawa, pero they belong to the government. And, pero the interesting thing that they said, yes, you're qualified, but you're out of your mind to think that you can even win. Pang-siyam sa 11 magkakapatid si Nikki, general manager ng Nawasa ang kanyang ama at negosyante naman ang kanyang ina. Nikki, ano yung pinakamalaking impluwensya ng mga magulang mo sa'yo? Actually, yung pinakamalaking impluwensya ay yung aking values. Ang mga magulang ko ay marangal, disciplinarians, honest sila. Anong klaseng magulang o meron mo? Anong klaseng pamilya? Father ko kasi government employee. Siya yung tulong nag-setup ng water system sa Pilipinas. May kaya man ang pamilya, maaga raw namulat si Nikki na di pantay-pantay ang estado ng mga tao. Ito yung mga kasama namin kasi malapit kami sa mga urban poor settlers. Kuminsan mga kaibigan ko yung mga urban poor, mga anak ng mga urban poor, nakikilaro sa amin sa basketball, sa patintero. Sa Ateneo de Manila University, nag-aral mula elementary hanggang high school si Nikki. Mahilig sa sports, siya raw ang captain ng track and field at soccer team. Ganun ako nung bata pa ako, grabe yung energy. So, doon mo nilabas? Doon ko nilabas yung energy sa sports. He's got the physical and the brains. Hindi lang siya nag-excel sa sports, pero nag-excel din siya sa academics. He was the president of the math club or something like that. Bata pa lang, ibang klase na raw mag-isip si Nikki, sabi ng kapatid. Consider siya na intellectual sa family namin. Kaya kung medyo nag-meeting kami, siya ang nag-gel ng ideas ng mga members ng group. No? Siya gel niya and he comes out with a solution to the problem. As an individual, ang mga ideas niya, is 10 to 20 years ahead of his time. Ang masaklap na karanasan ng ama sa 40 taong paninindihan sa Nawasa ang tumatak na gusto kay Nikki. Ayaw niya magtanggap ng bribe kay Marcos kasi gustong gumawa ng Marcos. Ni Marcos ang kalokohan doon sa water system. Siya yung hadlang doon. Binigyan siya ng isang kaso ng graft and corruption yung father ko. Fabricated.
Kasama ng ama si Dicky sa 2 taong pakikipaglaban para linisin ang kanyang pangalan. Dito na mulat ang kanyang mga mata sa katiwalian sa gobyerno. Sabi ko, anong klaseng pamahalan to? Na yung 40 years na servisyo ng isang tapat tsaka honest na civil servant, babalikan ng ganung klaseng kaso. So sabi ko, there's something wrong sa system natin. Ito raw ang nagtulak sa kanyang lumaban sa pamahalaan. Pagdatapos yung kaso niya, nananalo siya, nag-resign siya sa karasan ng tatay ko. At yun ang nabahagi nila sa amin, yung parents ko, huwag kang magsinungaling, dapat matapat ka, huwag kang pumarakot. That started my drive against corruption when I was 18 years old. Nangyari yon at anong nag-udyok sa'yo na maging isang aktivista? Number one, inabanggit ko kanina tungkol sa father ko, he was unjudicially charged for corruption na hindi naman totoo, na isang Jesuita na si Ed Garcia na sa London office na ngayon ng Amnesty International, teacher ko siya, in-expose kami sa problema ng mga mahihirap. So yung dalawang influence na yon ang naging basis ng aking aktivism. Graduate ng high school noong 1968 sa Ateneo de Manila University, marami ang nagulat nang magdesisyon si Nicky na kumuha ng kursong agriculture. Pinili ko yung agriculture kasi gusto kong tumulong sa mahihirap. At that time, 80% ng ating bansa ay were mamahihirap, karamihan sa pagsasaka, agriculture. Parang ganun pa rin, di ba? Parang ganun pa rin. Kasi actually 70% ng mahirap ngayon ay nasa rural areas and mostly agriculture based. Parang na-neglected yung agriculture sector. Sa Xavier University sa Cagayan de Oro, inabutan si Nicky ng first quarter storm. Nakiisa siya sa pagprotesta sa rehimeng ng Marcos. But didn't that get you into trouble? Medyo. Kasi actually sa Xavier, nagkakaroon ng quarter storm dito sa Manila. Kami naman yung active dun sa maybe the first student activist rally sa buong Mindanao. We actually shut down Xavier University for 3 weeks. Naghingi kami na mas isang edukasyon na mas relevant para sa taong bayan. Muntik na rin daw siyang mahikayat sumali sa NPA noon. Marami akong kaibigan na naging komunista, but because of my philosophical training, hindi ako nahatak. Kasi alam ko limited yung ideology ng komunista. Sympathetic ako sa nararamdaman nila tungkol sa mga kahirapan ng mga mahihirap. Pero sabi ko sa kanila may ibang klaseng solusyon dyan. Hindi lang laging armed revolt. Nang mabalita ang may graduate program ng ecology sa UP Los Baños, bumalik sa pag-aaral si Nicky. Doon ko nalaman na yung Bataan Nuclear Plant pala, yung mga environmental impact statement na ginagawa ng mga scientists are actually fake. So nag-worry ako kasi pag nagkaroon ng meltdown sa Bataan Nuclear Plant, radiated yung Manila, maraming milyon sa mamamatay. Naging active ako under first protest under martial law, yung ginawa namin, yung Bataan Nuclear Plant. Kasama sina Sister Ida at Nicky sa mga humaharang sa pagtatayo ng Bataan Nuclear Power Plant. Delikado raw ang mga panahong iyon. Minsan nga nagsabi na sa akin na huwag kayong mag-iisa sa pagpunta-punta niyo dito. Wala naman kaming ginagawa kundi mag-disseminate ng information tungkol sa nuclear hazards. Yun lang naman, wala naman kami sinasabi tungkol sa dictatorship ni Marcos. Wala naman kaming ganon. Sa Bataan mismo, meron akong alam na nagsasalita din tungkol sa Bataan Nuclear Power Plant. Ang pangalan ay Nazareno. Bata siya. Pinatay siya. At hindi na malaman kung hindi na nakita yung kanyang katawan. Sa kabila ng mga banta, isang national conference na bawal noong martial law ang isinagawa ng mga aktivista. Ipinaalam nila sa tao ang panganib na dala ng Bataan Nuclear Power Plant o BNPP. Half of the audience were military, employees of government. Ang sinabi na namin doon, mga 200-300 people attended. Pakisabi na lang kay Ginoong Marcos, yung projekto niyang Bataan Nuclear Plant, hindi makakabuti sa Pilipino at pati yung buhay ni Mr. Marcos ay sa panganib.